Hey guys! Welcome back to my channel. Guest po tayo ngayon. I know kailan nyo siya. Si Nick Balayan! Ayan! Guest talaga namin to. Oh, napakahirap ng schedule na to. Diyos ko. Ayan. Minsan lang mawalay na, no? Minsan lang mawalay sa bodyguard, no? Oo, grabe. Bodyguard niyan, pito, guys. Napakaswerte ko, guys, kasi nakasama ko siya ngayon. Ayan. Kamusta ka naman? Mabuti naman. Yeah. Guys, kung hindi niya po siya nakikilala, siya po yung ating Constantine in the Philippines. May konting katanungan lang naman ako sa'yo. Konti lang, ha? Oh, konti lang. Sige. Ayan. Nick, ano bang pinagkakaabalahan mo pag wala kang work? Wala, nasa bahay lang naman. Yun, minsan nag-ML lang. Tapos yung kulitan sa mga tao, mga tauhan ko, ganun. Yun lang, wala namang pinagkakaabalahan iba, eh. Simpleng buhay lang. Kung bibigyan ka ng pagkakataon mag-bakasyon na solid talaga, saan mo gustong pumunta? Amerika. Sa Amerika. Saan sa Amerika? Basta Amerika. Amerika. Oo. Kasi ano, bata pa ako, na-amaze na ako sa mga pinikula na pagdating sa mga American movies. So parang gusto kong makarating doon sa lugar nila. Oo, ganun. Mahilig ka pala sa mga malalamig na lugar. Oo, sa malalamig talaga. Who is your celebrity crush? Siyempre si Gal Gadot, si Wonder Woman. Oo nga naman. Si Wonder Woman. Ano pala yung mga paborito mong pagkain? Basta maanghang, ha. Yung adobo, ginagawa namin maanghang yan. Siyempre sisig. Bicol Express. Basta maanghang, paborito. Ano pala yung mga paborito mong kanta? Mga oldies ako, eh. Mga Renz Verano song, ganun. Alam ko nakakanta ka, eh. Kailan mo nalaman? Baka pwede mo kami sampulan kahit konti lang. Nang alin? Oy, hidden talent na yan. Di nyo alam yan, guys. Kanta? Pakantay mo talaga ako? Konti lang, ikaw. Konti lang. Mga, yun nga, mga Renz Verano. You and I will never say goodbye. Oh, pwede, guys. Pwede. May career din. Kailan ka pala nag-umpisang manggamot? Since 2011. Nag-umpisa na ako nun. Kasi lahi din namin yung tatay ng lola ko. Kilala manggagamot din daw nung araw. Tapos yung lola ko, manggagamot din. Tapos ako yung sumunod sa family namin. Yun. Mana-mana lang pala yan, no? Galing, no? Nakaka-miss talaga yung may mga tao talagang gifted, no? Kung hindi ka manggagamot or artista, ano kaya ang career mo ngayon? Wala, sigurado. Tambay? Hindi naman, nagtatrabaho. Sa ano naman ako, eh, nagtatrabaho naman ako lagi, kahit naman noon pa. Naging mandaragat ako, naging waiter. Talaga? Oo, naging construction, naging electrician, magician. Talaga? Naging trabaho ko rin yun. Marami ako naging trabaho noon. So, kung hindi siguro ako naging ganito ngayon, baka isa dun yung trabaho ko. Kung magiging bida ka sa isang pelikula, anong gusto mong role at sino yung gusto mong leading lady? Sino? Ano yung gusto kong role at kung sino yung leading lady? Ang gusto ko siyempre action star talaga kasi ganun yung hilig ko, eh. Puro barilan, bakbakan, mga ganun. So sa leading lady, marami naman akong iniidolong mga artista dito sa atin, di ba? Pero isa din sa gusto kong makatambalan kasi medyo astig din to, si Ma Salvador. Kaya maha. Baka naman. May nakalabang ka bang malakas talaga na ano, na mangkukulam, ganyan? Marami na, syempre, pero hindi naman umuubra, eh. May kaalaman din naman tayo para laban sa kanila. So, yun nga lang, siguro mas mataas lang yung kaalaman ko kontra sa kanila, kaya natatalo ko sila. Pero may bumabalik na ano, gumalik. Wala pa naman kahit isa. Oh, wala na. Kasi pinapatay takot ko na kaagad, eh. Pag alam mong ano, no, maanga siya. Gilit na kaagad yan. May nagpagamot na ba sa'yo na doktor? Marami na. Talaga? Mga nurse, marami na rin. Pero siyempre, privacy nila yun, eh. Hindi natin pwedeng ilantad. Diba? Pero may mga, meron kayong mapapanood sa YouTube channel ko, isang nurse na hindi makalakad, galing pa ibang mansa, pumunta dito sa Pilipinas, nagpagamot sa akin, on the spot pinalakad ko. Nurse yun. Oh. Galing. Pati pala doktor, no? Naniniwala din sa mga ganyan. Lahat naman naniniwala, eh. Kaya lang, hindi lang nila pwedeng i-announce na naniniwala sila. Kasi meron silang profession, eh. So, ang kailangan doon, eh, secret na lang nila, nagpapagamot sila sa amin, ganun. Teacher, nurse, doctor,
Basta yung mga profession na akala mo hindi naniniwala sa ganito. Pero yung pala, pagka talagang sagad na yung wala na silang mapuntahan. So, low budget pa. Lumalapit na talaga sila sa amin. Sa mga faith healer. Be, totoo ba yung mga panggagamot mo? Totoo ba yan? Ikaw tatanungin muna kita, naniniwala ka ba? Oo, ako naniniwala. O, naniniwala ka pala. Kasi ako pa rin natin dyan eh. Hindi nga. Ikaw nga naniniwala. Ako pa kaya sa sarili ko, hindi maniwala. Hindi na, siyempre, totoo. At ang tunay na makapagpapatunan niyan, yung mga nagpagamot na sa akin, yung mga gumaling, sila. Sila yung nagpapakalat ng katotohanan tungkol sa akin. Hindi naman ako eh. Kahit kailan, wala akong pinilit ng tao na pumunta sa akin. Lahat ng pumunta sa akin, first time ko lang nakikita. So, sila yung magpapatunay kung totoo ko o hindi. Tsaka alam mo agad kapag loloko ka lang no, ng peking nagpapagamot at Siyempre, bilang isang magagamot, dapat alam mo yan eh. Pagpasok pa lang nila sa bahay gamutan ko, alam ko na kung may sapi or wala, may kulam or wala. Ano yan? Kasi bilang siyang magagamot, kailangan alam mo yan. Marami kasing susubok sa'yo. Subukan nga natin ito sinikbanayo kung totoo. So, doon, mapapahiya naman sila sa akin. Pagka ganun. Guys, bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. So, ako naniniwala ako. Talaga? Oo naman. Bakit ka naniniwala? Tapusin mo na ako ngayon din. Bakit? Yung puso ko masakit. Ayan. Ano pa lang masasabi mo sa mga fans mo out there? Ayan. Sa mga fans ko. Siyempre, walang hanggang pasasalamat. Unang-una, wala naman ako sa katayuan kong ito, sa kalagayan kong ito, kung hindi dahil sa kanila. Kasi, simulat sa pool, sinuportahan nila ako, hanggang ngayon, hindi sila bumibitaw. So, wala akong masasabi, kundi walang hanggang pasasalamat sa inyo, mga kapanalig. Dahil nandiyan kayo lagi, nakasuporta sa akin. Sana, suportahan nyo pa rin ako, hanggang kung kailan ko gagawin ito. At hanggat kayo nakasuporta sa akin, hindi naman ako titigil. So, yun yun. At syempre, hindi mawawala ang mga bashers mo. Ano masasabi mo sa nila? I love you. Kasi ang mga basher kasi, sila yung isa sa nagpapasikat sa iyo eh. Kung wala kang basher, di ka sikat eh. 'Di ba? Tama. Kung may basher ka, pinag-uusapan ka. So sikat ka. Kasi isipin mo 'yon, sa dami ng problema sa mundo, sa dami ng kailangan nating gawin, inuuna pa nila ako kaysa sa sarili nila. Do, 'di ba? So ang totoo, hindi nila ako hate. Idol nila ako eh. Kasi kahit anong i-upload kong video, pinapanood nila. Oh. Tapos nagko-comment lang sila. May time pa rin sila. Oo, may time sila para sa akin. So, wala akong masasabi kundi I love you. Tuloy nyo lang yan. At magkakasundo tayo lalo. Yun lang. That's for today's video, guys. Ayan, maraming salamat, Nick. Ayan, sa iyong time. Ayan. Follow nyo po siya sa kanyang social media at syempre sa akin din po. Ayan. Maraming salamat. Thank you. Bye!